Yan yung kanyang itsura, mga kabagi. So, di ba nakikita nyo naman, parang brown na brown ang ating Anet. So, nagparang ano, parang siyang pulot. Pero, ano, parang siya, alam mo yung parang kinakain ng pulot, parang ganyan siya, sobrang tigas. Pero, kabagis, welcome back dito sa aking YouTube channel. At ngayon may bago na naman tayong videos. So sa video natin ay meron na naman akong bagong isi-share sa inyo. Siyempre sabi ko sa inyo, kapag meron akong nalaman ay isi-share ko sa inyo agad-agad. Siyempre bago na, kung di ka pa nakasubscribe, ikaw ay mag-subscribe na at pinutin the bell button para updated ka sa aking mga videos. Ngayon ang vlog ko ngayon ay about sa hair. Ayan, isa rin ba kayo sa katulad ko na dry ang ating hair? Ayan, ano pa to? Dry ang ating buhok. Dahil ako dry, alam ko naman kung bakit na dry yung buhok ko. Kasi nga, kakakulay natin ng buhok, then natukukuha natin kung bakit nadadry yung buhok natin. Yung, alam niyo yung klaseng dry ng buhok, yung kapag alam niyo parang ganyan, kahit anong i-shampoo nyo pagtapos nyo maligo, parang dry yung bandang bangs nyo. Ako ganun yung problema kapag tapos ko naligo, dry na dry yung aking buhok kapag lapit dito. Lalo nakakakulay ko lang ng buhok, syempre hindi naman natin may iwasang ano, maging matigas ang ulo, alam natin yan. Minsan ang tigas-tigas ng ulo ko, kulay pa rin tayo ng kulay ng buhok. Ang pinaka-problema ko ayun, dry yung buhok ko ngayon. Kahit anong i-shampoo natin, parang may mga tayo-tayo pa rin. Ayun yung mga problema ko. Katapos, kapag naman nasa araw ako, tapos titingin ako sa salamin, parang ang gara ng buhok ko, parang kahit anong suklay mo, parang gulo-gulo pa rin yung ano, iba-iba yung shape, iba-iba yung hawi ng buhok mo. Parang ayun yung problema ko sa buhok ko, yung parang dry. Hindi siya parang, dry yung buhok ko. At kaya meron akong nakitang solusyon kung effective nga ba to. Siyempre makikita pa rin natin to dito sa bahay, itong home remedies natin. Lahat naman na sinashare ko sa inyo is murang-mura at makikita na natin dito sa bahay at wala tayong gagastusin na mahal. Dahil gusto kong mag-share kasi nga siyempre, lalo na sa katulad ko dyan, sa mga estudyante dyan, sa mga katulad ko dyan na wala pa tayong trabaho, kailangan lang natin muna yung mga low budget lang. Ito gusto ko rin mag-share sa inyo kasi ng mga kaalaman ko, para makamura lang din kayo. Mahal na kasi ngayon, lalo na pandemya tayo ngayon, kailangan din tayo nagagastos at kailangan tipid muna kung ano yung makakatipid, doon muna tayo. Huwag muna tayong magpapaano ayos ng mga buhok, huwag muna tayong magpapaano, basta hanggat kung kaya, kung meron namang solusyon is gawin na natin yan at share ko nga sa inyo ngayon. Ngayon, ayan, kung nakikita nyo ay mukha akong bahuin kasi hindi pa ako naliligo, gabi na ngayon at bala ko nga mag-vlog ngayong gabi at hindi rin ako naligo nung hapon kasi nga sabi ko mag-vlog ako ngayong gabi bago ko maligo. At ito, i-share ko na sa inyo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Meron ako dito, ngayon meron akong lalagyan, ayan, lagi nyo naman nakikita tong isang baul. Ito, lagi kong pinapakita sa inyo, ito kasi yung ginagamit ko kapag nag-review-review tayo. Ayan, meron tayo dito, dalawa, natatawa lang ako kasi alam nyo bakit ako natatawa kasi ang ingredients ay pang-almusal na kape at itlog. Di ba parang almusal na to, di ba? Ito yung ina-almusal natin kapag umaga. Kape at itlog. Almusal na siya, baka naman. Baka mamaya kasi may mag-COVID na naman dyan, sabihin. Kaysa ipahid ko sa mukha, ay sa buhok. I-almusal ko na lang. Diba? Kaysa naman ipahid daw sa buhok, ipaka-albusal na lang daw. Pamaya na tayo magtawanan. Ayan, dahil na yung inis na ako sa pagmumukha ko, masyado na tayong pangit. Okay, kailangan natin na itong Nescafe stick. Ayan, bumibili lang kami nito ng Nescafe stick. Tapos meron ako dito ang itlog. So ang gagawin natin is, ang kailangan lang natin sa itlog, kukunin lang natin yung pinakadilaw. Hindi natin kailangan ng puti. Ayun naman, para maiba naman tayo. At kailangan natin ng, ayan, may bago dito, sulong. Ayan. Ang kailangan natin is Nescafe stick. Isang tablespoon lang na Nescafe stick. At kailangan lang natin yung dilaw. Siyempre yung puti di natin tatapo kasi pwede na natin to gamitin pang almusal sa umaga, charot. Hindi, pang ano, syempre kailangan din natin nung puti. Napapakinabangan siya, pwede rin natin siyang lagay pang anti-aging yun, o lalahanin nyo. Kaya ngayon, tetry na natin
para gawin natin to sa ating bow. Kasi excited na ako, ligun-ligun na ako dahil naglalagkit na ako. Kaya gawin na natin to. Okay, ayan, nandito na tayo sa lamesa. Ang gagawin ko, siyempre, meron ako, kukuha lang tayo ng lalagyan lang natin, bubutasan lang natin dito para makuha natin yung ano. Una ang lalagay natin. Ayan, wait lang. Butasan lang natin. Umuha rin ako ng isang lalagyan para dito ko lalagay naman yung puti at dito naman natin lalagay yung dilaw na itlog kasi dito tayo maglalagay. Then, okay, lagay ko na. And ihiwalay natin yung puti. Ay, nasasama yung ano. Nasasama yung dilaw. Kuha natin ng kutsara. Ay, siyempre, ubusin natin yung pinaka. Ayan mga kabagis, na napaghiwalay na natin yung yellow at saka yung puti ng itlog. So ang gagawin naman natin is itatabi natin to dahil pwede pa to pang gamit or pang almusal nyo. Pero pwede pa natin to gamitin sa mukha pang anti-aging yan syempre. Tapos ito naman yung dilaw, ito yung kailangan natin, dilaw lang sa itlog. Ito lang yung kailangan natin. Tapos ang next naman natin is isang kutsarang Nescafe na barako. Ito kinakailangan nyo. Kung hindi naman kayo nagkakape, bili lang kayo ng Nescafe stick para hindi sayang. So let's go, try natin. Isang kutsara lang nito, tapos ipaghahalo lang natin dito. Ayan, pagpasensya nyo na yung malaki kong dyan. At kupitin na natin itong Nescafe. At alalahanin natin isang kutsarang Nescafe. Mga kabagis, nalagay ko na yung kape sa may dilaw na itlog. Ang gagawin natin, syempre, hahaluin lang natin yan. Ayan, ganyan. Hahaluin lang natin siya nang parang ma-absorb niya na yung pinakakape at mahalo na at para wala na tayong makitang dilaw na ay dilaw tuloy yung itim na kape. Mga kabagis, ganito yung kanyang itsura ayan kapag nahalo nyo na. Ako dapat kung gagawa kayo na ito mga kabagis, dapat halong-halo yung gawin nyo para mas maganda at para mas effective. So ganyang ginawa ko, dapat halong-halo pero hahaluin ko pa siya kasi may namomoo. Huwag nyo hayaang may namomoo, maganda yung talagang parang ayan malapot na lapot siya. Kaya so pwede na natin siya ipahid sa ating buhok at samahan nyo ko siyempre pag pinahid natin. Let's go. Hello! I'm back! Oh, ayan, di ba sabi nyo nga. At ito, dahil nga ligon-ligon na ako dahil magpapahid na tayo. So, ganito yung itsura niya. Ayan, baka mamaya tumulo kasi. So, ganyan yung itsura niya. At napakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa to. At ang sabi dito, ayan, magpahid na muna tayo habang ano. Mamaya na tayo magkwentuhan. Uunahin, ganyan yung itsura niya. Uunahin ko siya is sa may pinaka-anit. Kasi sabi nila, para daw hindi raw magputol-putol yung ating buhok. Ay, ito raw yung nakakatulong daw to para hindi magputol-putol yung ating buhok. At para raw maging makintab yung ating buhok, kahit ko na, uunahin ko muna syempre sa may pinaka-anit. Ayan, ganyan, ganyan gawin nyo. Oh. Malagkit lang siya, pero titiisin nyo. Ayan, ganyan siya kalagkit. Kabagis, hinihintay ko lang siya mag 10 minutes para banlawang ko siya ng gusto. Ayan, sobrang ano, para siyang kulot. Pero ano, para siya, alam mo yung parang kinakain ng kulot, parang ganyan siya, sobrang tigas. Pero ang gawin nyo na lang is, when yung intindihin yung buhok, intindihin nyo yung anit nyo. Kasi mahalaga daw is kung sa anit kayo maglalagay. Kasi doon daw ang purpose nito para daw maganda raw yung tubo ng kalalabasan ng hair mo. So, later. Ayan mga kabagis, ayan, naka 10 minutes na ago na tayo. Ayun, nalibang ako. Dahil 10 minutes na siya, syempre pwede na siyang banlawan. Pag nagpahid kayo nito, parang gustong gusto nyo na magbanlaw. Kasi sobrang lagkit, promise. Nakakainis kapag nagpapahid ka. Kasi sobrang lagkit nga kapag pinapahid mo, dumidikit agad yung mga buhok mo. Pero ayun nga, syempre titiisin lang natin. Ayan, ayan, sobrang tigas niya na kaya babanlawan na natin siya kasi 10 minutes na ako. Basta 10 minutes lang yung gawin, 10 minutes. 10 minutes lang nyo gawin, ibabad sa buhok nyo. Yan yung kanyang itsura mga kabagis. So di ba nakikita nyo naman parang brown na brown ang ating anit. So nag-focus kasi tayo sa may ano. Huwag nyo na napansinin ang aking tigawat. Dahil ayan, dahil nga try na try yung ating buhok. Kailangan natin gawin to kahit malagkit. Pero ayun nga, by the way, banlawan na!
Dahil mga kabagsayan, nagbabalik ako dahil ito nga yung itsura na ating buhok. Hindi ko lang magugustuhan sa kanya kapag nagpahit kayo, parang pulot, may hira pa kayo, parang ang lagkit-lagkit, promise, di nyo siya magugustuhan talaga kapag nagpahit kayo. At ayun yung mararamdaman ko, di ko alam kung uulitin ko pa siya kasi nga, syempre, parang ang lagkit habang nagpapahit kayo, ang lagkit, ayun nga, natitiisin nyo na kapag nag-ano kayo. Naramdaman ko sobrang lambot ng ano ko, ng buhok ko, ayan, malambot. Tapos nakikita nyo naman, ayan yung pintab, ayan, diba? So, makikita ko naman siya, pwede rin naman na siya. Tapos, ang hindi nyo na magugustuhan kapag naglagay kayo ay napakalagkit, promise. Parang magsasawa kayong maglagay, parang nakakagigil. Kumbaga, ayun lang hindi ko nagustuhan ay yung pag nagpahit, napakalagkit. Okay. At tayo mga kabagis, dito ko na tinatapos tong video na to. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ikaw ay magsubscribe na at pinitin yung bell button para updated ka sa aking mga videos. Bye!